Na-try mo na bang mag-business pero imbis na kumita ay nalugi? Eh baka naman mali lang negosyo na pinasukan mo o mali lang pamamalakad mo. Kaya nga para sa mga taong gusto mag-umpisa o talaga nag-umpisa na pero hindi kumita, sa video na ito pag-uusapan natin kung bakit hindi kumikita ang isang negosyo at paano kayo kikita sa maliit na puhunan lang. If you're interested, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinky Tan, ang inyong pambansang wealth coach. Thank you very much for supporting this channel. Kung hindi pa kayo subscriber ng channel na ito, I encourage you please subscribe on this channel. Okay, sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit ba nalulugi ang negosyo. At pangalawa, yung last part, ha, doon ko kayo bibitinin kung ano ba ang magandang negosyo nakikita na kahit maliit lang ilalabas mong puhunan. Okay, sa panahon ngayon, marami na po talaga nagtatransition na magnegosyo dahil nga sa kawalan ng kita, kawalan ng trabaho, at natuto na. Marami po nga imbis na kumita ay nalulugi kasi nga mali po ang kanilang pamamalakad. Okay, ito po ang mga dahilan, ha. Bantayan niyo po to, sulat niyo to. Number one is capital. Friends, ako, I don't encourage you, number one, na mangutang, okay? Lalo na sa first venture. Kung wala kang puhunan, mag-utangin mo, tapos susugal ka. Bakit po? 90% of the first-timers na mag-start ng business, imbis na kumita ay nalulugi. Tama? Kasi nangangakapa ka pa, hindi mo pa alam. Ang hirap pa nito, yung pinangutang mo puhunan, lalaki po ang interest na hindi nyo nababayaran, papatong-patong, at mahirapan ka. Pangalawa, pag magne-negosyo, kailangan maganda lokasyon mo. Eh baka mali lang lokasyon mo, hindi matao, o the same time, hindi daanan ng tao, di ba? So, in the process, walang parokyano. Pangatlo, operating hours. Isa rin problema yon. Kailangan mo magbantay ng mga 10 to 12 hours. Hindi ka naman pwede mag-open ng 24 hours. Hindi ka naman 7-11. Okay? And then, pang-apat, isa rin malaking problema, produkto, sourcing. Di ba? Or if not naman, syempre, mag-i-inventory ka. Di ba? Tapos, kailangan mo pang i-warehouse or let's say, kailangan mo itambak sa bahay mo. Di ba? Pag hindi nabenta, eh wala, naipit ka na. And number 5, ito pa pinakamatindi. Kahit maganda yung pwesto and everything, mayroong kang operating hours, may produkto ka, pero kung wala kang sistema, wala kang system for ordering, mano-mano, tapos, syempre, ipapack mo pa, i-deliver mo pa, i-collect mo pa, ay nako, pag wala kang sistema, sasabog talaga yun. And last but not the least, ang pinakamahalaga rin talaga sa pagpapatakbo ng negosyo, you cannot do it alone. You need people. Syempre, pag may tao ka, you need to hire, train, and fire. Hire, train, and fire. So, in other words, hindi po ganito kadali. I'm not trying to discourage you, but I'm trying to tell you the reality. This is what it takes for you to run a successful business. It can be overwhelming. However, ito yung magandang balita. What if there's a way that I can share with you that you can start a business without any of these headaches and challenges? Will you be interested? Type yes naman. Type yes if you are interested in the comment section. So kung yung interesado, ito na. Allow me to present to you the concept and the model of the dropshipping business. Ano tong dropshipping? Ito po isang uring e-commerce business, online business, na saan hindi mo na kailangan, number one, ng pwesto. Hindi mo kailangang mag-stock ng inventory. Oo, sa bahay, sa mag-ano, kumuha ng warehouse. Hindi mo na rin kailangang mag-hire ng tao. Hindi mo na rin poproblemahin ang packaging, shipping, at the same time, collection. Ha? Meron bang ganong negosyo? Ito lang po, bibigyan ko po kayo ng idea ng dropshipping model. All you need to do is just join a dropshipping company. Magre-rehistro kayo. Tapos pipiliin mo lang, ilalagay mo lang sa shop mo, sa online shop, yung mga produkto na gusto mong ibenta, na parang produkto mo. Pag may umorder, automatically sila na mag-ship, sila na magpapack, sila na magko-collect. At ending, ikaw ang kikita at kukuha ng komisyon. Woo! Ganun kasimple. So, ano pong advantages po ng dropshipping model? Number one, lower financial requirement. Hindi mo na kailangan ulit. Number one, umupa ng pwesto. Diba? Wala ka ng inventory bibilhin. Diba? Supply. Hindi mo kailangan ng warehouse. Diba? Yung cost mo lang talaga yung monthly subscription fee ng dropshipping company. That's number one, which is very minimal. Number two, diverse ang product selection nyo.
May mga companies na may 500 products already in their store, no? Para ka nang may-ari ng malaking warehouse. Pwede kang pumili kung gusto mo lang 10 lang i-showcase mo sa store mo o 20 or 500. Pwede. Number 3, ito yung pinaka best part. No overhead cost. Hindi mo na kailangan magpa-renovate ng lugar, hindi mo kailangan magbayad ng upa, hindi mo kailangan magbayad ng kuryente, hindi mo kailangan bumili ng inventory, hindi mo kailangan mag-manage ng inventory, hindi mo kailangan mag-rent ng warehouse, hindi mo na kailangan mag-hire ng tao. In other words, this is practically a business without overhead costs. Ay, ang kagandahan pa niyan, pag meron kang online business, bukas ka 24/7, hindi ka nagsasara. And last but not the least, pag ikaw nakasama ka sa dropshipping model, may efficient business management system. Hindi mo na kailangan mag-pack, hindi mo na kailangan mag-ship, and you don't have to pay for any shipping fee. Oh, saan ka pa mga friendship? Grabe talaga, no? Parang na-excite na ba kayo? Ano ba itong dropshipping? Paano ba yan, Chinggis? Sandali lang. Ito lang final thoughts ko, no? About the dropshipping model. Managing a dropshipping business is easier. Honestly, easier than a traditional business. As a matter of fact, you can start it right now. It's so easy to start, no? And then, spare time lang, kahit part-time lang. And not only that, dropshipping is a business that you can do anywhere. Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit nasa abroad nga kayo, hindi, totoo lang, kahit OFW kayo, pwede kayo magbenta dito sa Pilipinas. And finally, dropshipping is a great business model if you want to start an online business or store with little capital. So my question, sold na ba kayo sa idea sa dropshipping? Eh, pero Chinky, yes. Sold na ako, pero ano yung dropshipping na yan? Anong kumpanya? So, itong good news, okay? If you want to know more about the dropshipping business, I want to invite you to a free seminar of Bilis Benta Dropshipping Business. Ulitin ko ha, Bilis Benta. Dito magkakaroon kayo ng free webinar, libre to. Wala po kayong babayaran. Tuturuan nila kayo kung paano yung dropshipping, paano kayo mag-uumpisa. Pwede kayong magtanong kasi this is a Zoom webinar, so you can ask them already directly. Wala kayong babayaran sa webinar na ito. If you are interested to be part of the Bilis Benta Dropshipping Business, all you need to do is just click on the link below or on top at hanapin nyo na lang po yung form. Okay, yung form, mag-register po kayo ng Google form nila. Just type in your name, email, mobile number at pipili lang kayo kung kailan kayo available and mag-attend na kayo ng kanilang webinar for free. Nako mga friendship, siguro ito na iniintay nyo. This is what you've been waiting for. A business online na walang sakit ng ulo. Maraming salamat po sa pag-tune in. Sana naman po kayo ay na-enlighten at na-educate po kayo sa video na ito. Maraming salamat at parati ko sinasabi, ang pagyaman po ay napag-aaralan. This is Chinky Tan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.